Magandang gabi, kabayan. Magandang gabi, Corina. Mas nakakatakot ka talaga. Alam mo, taon-taon yan, hindi pinapalampas ng buong Pilipinas ang lahat ng mga kwento ng kababalaghan ng Magandang Gabi, Bayan. Ang balita ko, hindi ka rin pinalampas ng mga kababalaghan. Totoo yan, Corina. Totoo yan. Opo. Opo. Lalong-lalo na ang kwento nung salamin. Yung tuwing titingin siya sa salamin, may nakikita siyang tao. Yun, nadala ko yun sa bahay hanggang sa kwarto ko. Hindi talaga ako tumitingin sa salamin. Pagdating ng gabi o kayang madaling araw na ako'y babangon, hindi ako mapapatingin mo sa salamin. What? What the fuck? Wow, sa tono mo palang mukhang nakakatakot na talaga. At si Kabayan, sa loob ng napakahabang panahon, napakarami nang naranasan at naghatid sa inyo ng mga kwento. Pero ito na ang kanyang mga pinakahindi makakalimutang mga kwento ng kababalaghan. Siguraduhin mayroon kayong kasama sa panonood at pakikinig sa mga kwentong kilabot namin ni Kabayan. Pagsayay ko palang sa iyo eh, nangalib na ang buhay ko eh. Safe na safe. Magandang gabi, Bayan. Ngayong gabi, kami muling makikiusap sa mga matatakuti. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Sama-sama kayong manood. Sulohin mo yan! Kabayan, ang tagal-tagal mo nang gumagawa ng istorya tungkol sa kababalaghan, di ba? Ikaw ba kumbinsido ka na mayroong multo? Meron. Paano masabi? Kapag ikaw ay nasa mga haunted house, dahil haunted house na yung caretaker lang nandun, merong hindi pangkaraniwang tao sa loob. Na-feel ko sila kapag kami ay nasa haunted house. Yung paggumagawa kami dati na kababalaghan. So may mga times na doon sa location, natakot na kami sa kwento ng tao, nakakaramdam na kami ng kakaiba ron. Palagay ko nakadroga yan. Na aminin man namin, natatakot din kami. Kaya lang, pag natakot kami ng tuluyan, bakit hindi kami matapos? Sa dinami-dami ng mga haunted house na napasok ng aming team, isa sa mga nag-iwan sa akin ng katatakutan, ang bahay na ito. Ano ka nasisira, ulo? O ng pamilya Gamo. Taong 1986, nang mag-umpisang gambalain ng masasamang elemento ang kanilang bahay. Mula noon, araw-araw umanong nagpapakita sa kanila ang isang lalaking itim. May mga tatawag ng mga trashed spirits, so hilig sila mag-roam. So madalas pag napapansin nilang walang movement or energy flowing, talagang pinamamahayan nila yan. Na pag, that said, usually pag mainit yung lugar, sa mga haunted places, usually ang manifestation yun is demonic. Pag medyo malamig naman yung nararamdaman mo, those are souls. Humingi ng tulong ang pamilya sa mga paranormal experts para itaboy ang masamang elemento. At mula noon, naging tahimik na ang kanilang bahay. Oh my God! Wow! Parang may umuusok eh. Parang may nananabang. Baliw! Maaaring hindi mo nakikita, hindi ko nakikita. Baka talagang wala akong ganun. Wala rin akong third eye. Mapipil mo talaga na merong hindi pangkaraniwang tao sa loob. Ano ka nasisira, ulo? There's a lot of classification pagdating din sa mga psychic senses. Iba't iba yan eh. Pagka nakikita mo ang clairaudient, pagka naamoy mo. Wow naman! Wow! Wow! Kapagka naririnig mo, kapagka nararamdaman mo lang, iba na yung dating sa kanila. Kay Kabayan naman, ang kailangan niya lang is maging fully aware siya sa kung ano yung meron na siya ngayon.
Kailangan mo pag-aralan niya kung paano gamitin yun. Balita ko, takot ka sa salamin. Kasi nagkaroon ako experience dyan sa salamin. Meron kaming kinukover na haunted house. Ang kinikwento sa amin ng may bahay doon, pagtingin niya sa salamin, hindi yung mukha niya nakita, kundi ibang mukha. Palagay ko nakadroga yan. Babae. September 1998. Nagbakasyon sa Pilipinas ang 35 taong gulang noon na entertainer na si Beth Lopez. Buti naisipan mo pang umuwi. Oo naman. Ang tagal mo din nag-upload ah. Teka lang ah. Buka lang ang okay, salamat. Sana yun? Ba't bigla nawala? Walang malay, hinalay siya ng demonyo. Ila isang pangungot, pero nang makita niya ang mga kalmot sa katawan, nagimbal si Beth. Mula noong gabing yon, bumagsak na ang kanyang katawan at sa paglipas ng ilang araw, lalo pang lumala ang kalagayan ni Beth. Hindi lumalabas siya sa... Nagkagusto kay Beth ang demonyo, kaya pinapapangit ang kanyang itsura sa paningin ng ibang tao. Ang hindi alam ni Beth, na mga panahong yon ay nakikipagbununa ang albularyo para mabawi siya sa demonyo. May nakuhang buhok sa kanyang talampakan, maging buhangin at ipa sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga salamin ay nagiging portal or dinadaanan ng mga espiritu. Ang nangyayari kasi, may mga lumang salamin tayo na pinamumugaran ng mga negative na energy galing sa isang tao. Pinayuan si Ben at takpan ng puting tela ang salamin kung matagal na walang titira sa kanilang bahay. Every time magko-cover kami ng kababalaghan na may salamin, sinasabi lagi ng mga paranormal expert, alisin mo yung salamin dyan. Kung hindi mo matanggal ang salamin na yan, takpan mo na lang ng damit o kortina. So ang nangyari, no, ako'y nasa bahay na, hindi ako tumitingin sa salamin. Dahil baka mamaya kung anong makita ko. Pagpatak ng dilim, siguraduhin huwag tumingin sa salamin. Dekada 60 nang itayo ang ospital na ito sa Clark Air Base sa Pampanga, kung saan dinadala ang mga sugatang sundalo noong kasagsagan ng Vietnam War. Pero noong 1991, isa ito sa mga naapektuhan matapos sumabog ang bulkang Pinatubo. Kaya inabandona at tuluyan ang pinabayaan ng mga sundalong Amerikano.
Bakit tumatak sa'yo itong haunted hospital sa Clark? Oo. Marami kami kinorder actually. Meron kasi siya nakitang babae na umiiyak na naghahanap ng anak. Matapos ang tatlong dekada, kilala na ang ospital na ito bilang isa sa mga kinatatakutang lugar dito sa bansa. Isa sa mga makapagpapatunay sa mga kababalaghang nangyari dito ay ang roving security guard na si Adnel. Bata dyan, nakita ko po yun. Tatawag siya ng pansin, tapos tatakbo siya. Tapos kung susunod ka, mahulog ka dun sa butas. At ilang pa sa mga nagtatangkang pumunta dito, pinagpapakitaan din ng isang babae at bata. Noong lamang nakaraang taon, binisita ko muli ang ospital na ito para sa kababalaghan. Sinunda namin yung babae na yon. May rosary ako eh. May daldala ako rosary sa St. Benedict. Itong St. Benedict talagang... Yun daw. Ito ang panlaban sa masamang elemento. Oo. Di ba? Kaya ito, bit-bit ko nun. Hawak-hawak ng ganyan. Oh. Habang kami pababa sa baba. Hmm. Pagdating doon sa pinaka-ground na, may sementeryo. Hmm. Sa ilalim ng ospital. Doon pumasok yung babae. Lalo. Hindi naman talaga pala ito. Ang babaeng nakita ng paranormal expert na si Anna ay matagal nang natrap sa naturang abandonadong ospital at hinahanap ang kanyang anak. Habang sinusundan namin ni Ana ang babae. Ano ba yan? Siya yung batang maitim. Buhay siya nung nilagay dito. Umiiyak. Yung bata, parang pinahirapan siya dyan eh. Sinunog siya. Parang doon na siya nag-stay. Tapos yung babae na isang umiiyak doon sa baba, hinahanap niya yung anak niya. Palagay ko, doon din nakalibing yung anak, pati yung babae na yun. Doon na rin nagmumulto? Oo. So hindi ko makalimutan yun. Kaya hanggang ngayon hawak mo pa rin yung ano mo? Ang iniingatan ko, sumama sa akin. May mga pagkakataon daw na ganun, sasama sa iyo eh. Aga sa bahay. At para matulungan makatawid ang kaluluwa ng mag-ina at ng iba pang kaluluwang ligaw, isinama namin si Father Yun Padua at inalaya ng dasal ang mga kaluluwa. So, karamihan ng mga ligaw na kaluluwa ay dahil meron pa silang nais gawin. O kaya meron naman silang mga mahal sa buhay na hindi nila maiwan-iwanan kaya ayaw nilang kumunta doon sa kabilang buhay, nais nilang manatili dito sa lupa. Ikaw, marami ka na rin experience sa coverage na ganito. Ako, napakarami ko rin experience tungkol dito. Pero palagay ko, mas marami pa tayong hindi natutulusan. Mas marami pa. Kaya abangan nila, marami pang mga bagong istorya. Mga kababalaghan.